3,000! Anong masasabi mo? Parang maluha-luha na siya, oh. Hello? Maraming salamat po, Ate Ina at Ate Din. May nag-sponsor po sa amin. At pagbubutihin ko pong maayos ang pag-aaral ko, hindi ko po pababayaan. Mm-hmm. At ang tulad ng sinabi sa akin ni Lula, pagtiyagaan ko po ng mabuti. Support to this video, ang gagawin natin mga bea ay magkakapi-kapi tayo together with Manisa and Ian. Kasi mga be, dito naman tayo sa bahay mga be, kung saan bibihira lang natin siyang makita. And syempre, sige, magandang ka natin. Gawa talaga. Bakit? Karain ko, bakit ka nakikita din? Asar mo pa, ama ko, nagbibibig ka pa, katanda-tanda mo na ha. Gusto mag-iak yung bibi dito? Mag-iyak ang bibi, kaya huwag ka mag-ano. So, ayun, for today's video ay magkakapi muna tayo. And syempre, kasama ko rin yung ate ko and si ate Ansit na Bibi Face. Bibi Face at my sweetie. Ayan. Talagang kami na rin sa. Talagang in love si madam. And syempre, ate Ansit, excited ka na ba para makilala yung ating mga kasamahan dito? Welcome ba sila sa puso mo? Ang pakisama lang. Ayun. Ang pakisama mo lang kayo. Ayun. Babayan lang ba? Oo. So for today's video, and syempre magsimula na tayo, and bago tayo magsimula, ang magdadasal ay si... Ba't tinuro mo siya? Nagapura na ako, kay galing ano, pagod ko pa yun. Ang daming reklamo sa buhay! So ayun, ang magdadasal ngayon ay walang iba si Ate Manisa, kala natin si Chao, si Manisa. So, ayan, magdasal muna tayo para sa ating food. Okay po. Ama, Espiritu Santo, Lord, salamat po sa harap ng mga pagkain namin at sana po payanin po kami ng mabuti at sa kalusugan po namin. At nagpasalamat po kami na kasama po namin si Kuya Ann at si Kineng, si Ate Ansit, at po kami dalawang magkapatid, pasalamat po kami at bigyan mo kami po ng kalusugan sa aming katawan. At yun lang po, marami po salamat. Amen. Amen. So, ayan na mga be, dahil dyan si Ate Ansit, gutom na raw eh. Paano sa inyo dakros mo? Nakikita kasi hindi ka gamon. Hindi ka nakasimba. Hindi ka nakasimba, Janset. Hindi ka nakasimba. Oy, yung mga kong gano'n yung bro. Ay, hindi ka nakasimba. Ano ka? Katoliko pa rin. Oo eh. Or ano ka? At yun si, hindi kita nangyay talaga simba. Sabi yun, kasi ako nakasimba. Saan ka nagasimba? Oy, malapit na yung piyesta. Saan yung piyesta? Kain na naman, o. Ay, ulam yun. Oo. Ayan. Si Madam muna ang unay si natin. Si Madam Ansit muna ang unay natin. Kaya naman, ang prinsesa sa tasa. Ayan mga kaputi, dahil dyan, syempre, thank you very much. And syempre, this time is, kapi-kapi lang muna tayo kasi maaga pa naman din. Dyan, so, may hirik ka rin magkape? May hirik ka ba magkape? Umagkain na tayo. Umagkain na kayo, Manisa. Sa... Para magpayat tayo lalo. Ngayon nga tayo, nagataba nga tayo para. Saan yung kinain ng aso dyan? Ano yung kalat natin? Yung kalat natin, mamalampot na natin. Ah! Kalat yung bila ko. Ano, parang nabit ba yung mata kong may ano, may nakalala. Nakagat po yan natin. Ha? Janset! Pwede nung mata. Huwag niya. Nakagat yung dila ko, Ate Janset. Anong pamahiin mo pag nakagat yung dila? Bakit? Ano? Tanong niya. Mayroon daw, mayroon nakabanggit ko. May nakabanggit? Totoo ba yun? Papa, mayroon may nakabanggit. Oh my God! Uy, yung aso, Ate Janset ko! Ang geng, yan ah! Sisuwitin mo yan! Naging aso na. Oh, so dahil dyan mga kaputi, magtataka kayo, bakit nga ba yung dalawa nating kasama ay nandito ngayon? E bibihira lang naman natin siyang makita itong dalawa na itong magkapatid na to. And syempre, this time, outside sa nagkapi-kapi tayo, ay may iabot din naman tayo sa kanilang, kasi dumating na naman yung kanilang allowance mula kay Ate D at saka kay Ate ano? Anong pangalan niya? Ate Ina Montana po. Yes! At saka, anong pangalan ng isa? Ano?
Hindi ka nakikinig. Ati Din. Si Ati Din. Ay, dalawa na? Wow. Nangangalak yung ating ano mga bim. Masayang-masaya ako mga bim. Dahil kumbaga, noon si Ati Ina Montana lang yung nagpapadala ngayon. Dalawa na po sila. So sana darating yung panahon na hindi naman natin sabi isu-shoulder lahat ng ano, sana kahit paano madagdagan pa yung ating scholar. Kahit, sabi ko lang ha, parang pinagdadasal ko na sana darating yung oras na hindi lang dalawa yung deserving na kabataan yung mabigyan natin ng pribilehiyo na ipagpatuloy yung pag-aaral nila sa pamamagitan ng mga sponsors or mga allowance. Kasi nga, sa hirap ng buhay, katulad nila, talagang they are very striving talaga na para makapagtapos sa pag-aaral. Sa akin, gusto ko matulungan yung kakwasi ni Ivan. Kawawa rin. Hala, mag-aporter na sana, tsaka ko lang mag-aipo. Oh, yun na nga. So, by the way, mga pedayo dyan, kumusta ang pag-aaral? Ang grado, wala bang palakol? Or wala ba tayong line of, anong line of ka? Line of 8. Pinakamababa mo sa line of 8 ilan? Pinakamataas mo sa lahat ng subject? Ilan? Subject ko po? R pa? Ilan yon? 90. Wow. So, ayun. Ano na rin mga B? Okay na rin. And syempre, ikaw naman bilang ate, syempre, anong masasabi mo sa kapatid mo? Sa ganun yung grado niya. Anong masasabi mo sa kanya? May papayo mo? Sabi ko po sa kanya, magtiyaga po siya at huwag niya pababayaan yung grades niya. Tama yan. Ikaw naman, Ate Anset, anong may papayo mo sa mga grade niya? Hindi, magtiyaga lang siya. Tapos? Tapos? Ituloy-tuloy niya lang pag-ahan. Ikaw naman yung mga anak mo, kumusta? Saan yung mga anak mo? Saan ba yan? Nag-aaral sila? Nag-aaral. Hindi pwede nyo yung mag-aaral. Kaya ginagalitan siya ni Angkin. Nagabigay ka rin ng alawan sa mga anak mo? Oo, ba? Sa kapatid ko lalaki. Oo, siya yung nagabigay. Oo, kapos yung taga-porto, nagbigay rin ng 2,000 karan. Nagpadala naman daw sa Angkin. Kaya hindi kasi niya lang na. Gumaraw ni Angkin. Nagamarit ito yung dalawa. May bigla kasi, dumaan mga be. May dumaan ka motor. Sige ko lang mga be. May dumaan ang dalawang na kamotor. So, nabigla siya. Yun yung asawa niya? Sabi naman ang isa. Aray! Kaya, nakaharap kasi tayo mga bisa Pili Road. Ay, naku, certified marites pala ito. Ang sobra ng mga tao na, huwag mo kasi. Wala, Tansit. Ito naman at Tansit, anong mapapayo mo sa kanya? Dahil, mayroon tayong makita doon sa labas. Wala. Magkakulong pa tayo ng mga ano. So si ano naman, si Manisa naman, kumustahin natin siya. Kumusta yung grado natin? Ayos lang din po. Ilan yung pinakamataas mong grado? Ngayong third grading na kayo, di ba? O fourth grading na? Third po. Third grading. Ano po, 93. 93, anong subject? Hindi po, 95. Nice. Anong subject yun? Filipino po. Talagang isa kang dalagang Pilipina. May pagmamahal sa lipunan. Ito mahilig sa history. Ikaw may pagpapahalaga sa sariling wika natin. And siyempre, ikaw yung masasabing true essence of Pilipina. Essence talaga. And siyempre, ano naman yung pinaka medyo lowest na grade mo ngayon? 89 po. Wow! So, lahat ba ng grado mo, karamihan line of 9. Opo. So, ayan, Ate Ina, Ate D, talagang yung natulungan natin talagang deserving. And at the same time, hindi tayo magsisisi na sila yung tinulungan natin para ipagtaguyod yung kanilang pag-aaral. Ngayon, di ba magka-college ka na? Opo. Kumusta naman? Nakapag-take ka naman ng entrance exam? Opo. Ilang school ang tinaykan mo? Isa pa lang po. May plano ka pa ba mag-take ng ibang school? Opo. Anong school? WPO? Espanyola po. May PSU din dyan. Apo. Ano yung first choice course mo? Ano po? Idoc. Good. Nakaraan na ako sa kanya. Idoc exam siya. Hapon na siya naka-uwi. Kasi nga, walang masakyan. Nilakad niya lang hanggang bayan hanggang dito. Oh my God! Dito. Totoo? Hindi po. Ano yung to? Sexport? Di ba? Apo. Hinatid po ako mula doon sa PSU hanggang kanto.
Aribungas po. Aribungas. Po, lumakad na lang po ako. Oh my God, mga mare. Kaya mga be. Ang grabe ang tiyaga niya mga biya, ginabi na siya mag-uwi that time kasi nga alam niyo kung ilang kilometro yung nilakad niya. Mula Aribungos na yan hanggang dito sa amin sa Mambalot. Siguro I think nilakad mo ang almost 9.5 kilometers. Grabe. Ganun siya kalayo mga be. Kasi 12 kilometers yung town, last 3. Umangan 9 kilometers mga be, 9.5 kilometers. Wala yun ang estimated ko or 10 kilometers hanggang sa bahay nila. So ganun ang kanyang nilakad mga be, para lang makapag-aral. Hindi so, nag-exam. Kaya nga nag-exam nga siya. So parang pag-aaral na rin 'yun kasi nga subukin yung kanyang tatas pagdating sa kung paano niya ipagpatuloy yung pag-aaral niya mga be. So ikaw ngayon namamasahe ba kayo? Oh. So ito naman mga be, tatanungin naman natin sila. Sa ano naman, sa yung nakaraan kasi parang wala pa tayong 1 month. Nakaraan 'di ba binigyan ko kayo tag 1,000, tag 1,000 nyo, ubos na ba yung allowance nyo? Wala pa po. Oh my God, tag ilan ba yung isang araw nyo? 50 po. Ang galing nyo naman maghawak. So, ano na, ilang buwan na tayo ilang linggo na yun, siguro mag-isang buwan na mga bi, yung 1,000 hindi pa nila nauubos. Talagang matipid silang magkapatid. Kasi yung naghahawak ng pera nila is yung lula nila. Magka 3 weeks pa lang pala mga bi, kaya yun mayroon pang natitira. So, diba mula dito hanggang doon sa school nyo, 20 pesos. Apa. Ang back and forth nyo ay 40 pesos. Apa. May 10 pesos pa. Inaano mo yung 10 pesos? Kinatabi ko po para nilang po magastos. Ah, hindi. Ay, paano yung ulam ninyo? Pag may ulam po, nilalap ako bibili. Hindi ka ba nakakaramdam ng konting parang lungkot? Sarili mo na yung mga classmate mo, nakakakain sila. Hindi po. Masaya po ako kahit hindi pa umakain. Na nag-resist sila. So may mga classmate kang mga shala-shala o yung mga bongga-bongga. Hindi ka ba nakakaramdam na sana ako rin? Na wala rin. Wala rin. So wala kang satisfied siya. What about you? Ikaw naman, nagtatabi ka ba ng pera? Minsan po. Baka pinang i-email mo lang yung 10 piso. Kasi nakikita ko dito sa bahay, ga-ML ka. Hindi mga be, hindi ka ba nag-piso wifi? Dito kayo sa bahay talaga naga-internet, di ba? Kasi welcome talaga mga be, dito sila sa bahay mga be. Hanggang 9 o'clock ng gabi, dito yan silang magkapatid. So nilalakad lang nila. Ang sukal-sukal lang nilalakad nila mga be. Nakita nyo naman kung gaano kalayo yung bahay. So ayun mga kaproti, dahil dyan, talagang very thankful tayo mga be. Dahil ito na nga ang isa sa pinakahintay nila. Wala pang isang buwan ay dumating na naman yung kanilang allowance. Wow. Mula kila Ate Ina and syempre kay Ate Dim. Noon si Ate Ina lang. So talagang mga be, masasabi kong blessed and at the same time parang ang puhunan natin dito mga be sa punto na ito is tiwala ng tao. Kasi mga be, yung tiwala talaga, hindi naman sa inangat yung sarili ko ha, sa pagdating sa mga kapirahan. When it comes sa pagkapirahan talaga mga be, bibira lang yung napapagkatiwalaan dyan. Siyempre tayo iniingatan din natin yung pangalan natin na once lang masira, pag nasira yan, bibihira na lang yan mababalik. So talagang iniingatan natin yung reputasyon natin dyan. And siyempre, baka magtataka kayo, bakit hindi na lang i-video, i-ganyan-ganyan. Actually mga be, para ipakita rin natin sa tao na nakakapag-build tayo ng tiwala ng tao, especially sa mga OFW. And siyempre, this time mga kaproti, tayo muna natin ito ha. Yung kamay mo, ganyan mo. Wow! And siyempre, mauna muna tayo kay Iana. Tsara, Iana. Opo, tama so, na Iana po. Iana. So ayun mga kaproti, dahil dyan, magtataka kayo tag 200 bills. Kasi pag dumating yung allowance nila, pinapabarihan ko kagad sa bangko. Para hati-hatiin na lang nilang magkapatid. So dahil dyan, are you excited? Basta pagbutihin nyo yung pag-aaral ninyo ha. Kasi nga, tawag dito, yan lang yung may papamana sa inyo. Wow, parang ako nag-aral ha. Pero ako mga be, parang ngayon napapagtanto ko, mag-aral na rin ako soon. Para alam mo naman yung society natin, napaka-judgmental. So dahil dyan, are you excited na? Paulit-ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. 2,000 pesos. Yan ang allowance mo. Galing kay Ate? Ate? Ina. Wow! Ito naman ay galing kay? Ate Di. Ate Di. Yan, Di lang Di. As in dog. Ganun. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! 3,000! Mag-aral ka na rin! 3,000! Anong masasabi mo? Parang maluha-luha na siya, oh. Hello? Maraming salamat po, Ate Ina at Ate Din. May nag-sponsor po sa amin. At pagbubutihin ko pong maayos ang pag-aaral ko, hindi ko po pababayaan. Mm-mm. At ang tulad ng sinabi sa akin ni Lula, pagtiyagaan ko po ng mabuti. Mm-mm. Bali, ako parang so, naiiyak na rin ako. Naiiyak tayo mga bi, kasi that is tears of joy. Pero actually mga bi, yung mga pera na ito, hindi ko pera. Kumbaga, sa naging daan lang tayo para ipaabot natin yung mga blessing. Bakit nag-iiyak ka na tayo dito? Actually mga bi, yung kuya ko si Bill, nag-iiyak na rin sa gilid. Hindi kasi nga, happy lang tayo mga bi. Baka sabihin nyo, nagda-drama-drama tayo ha. Pero talaga nakakatuwa kasi nga, kumbaga, nagiging way tayo para pagkatiwalaan tayo ng tao. Para ipaabot natin to without expecting something in return. Pinagdasal ko talaga yan, Lord, na sana dinggin yung panalangin ko kasi noon, ng mga panahon na dito siya nag-internet sa bahay, talagang wala siyang cellphone. So yung unang naging way doon is yung cellphone na binigay natin yung first day of Christmas natin, which is na value naman niya. So ayan, sa pamamagitan ng pera na yan, sana mabago yung buhay ninyo. And syempre, kung kailangan niyo magtabi kayo para sa ano niyo future. And syempre ganun din. Ay, huwag po bakit? In-expect mo ba na ganyan kalaki? Hindi po. Ala, bakit dito nagyayak-yayak ka na tayo dito? Para tayo mga nagdadrama-drama. Diyos ko. Ikaw naman. Yung nagyayak ka na yung mga kasama. Yan. Naging emotional tayo mga bae. Siyempre, happy talaga ako mga bae. And siyempre, thank you very much talaga sa mga tumutulong sa atin at magpaparating ng tulong para sa mga katulad nilang deserving na tulungan natin maalalayan sila upang iangat sa laylayan ng buhay. Hindi naman sabi, ano, pero, ayan mga bae, aside dyan mga bae, baka may mag-isip na umaasa na lang sila sa ganito. Pero ang totoo niyan mga bi, may mga sideline niyan sila. Nagagawa kayo ng? Walis ting-ting. Walis ting-ting. Tapos nipa. Opo. Para ipagbenta. Nanginginas. So, nanginginas sila. Actually, nagakuha pa ng kahoy. So, ayan. Umaasa ako na sana darating yung panahon na mas madadagdagan pa yung mga batang matutulungan natin. Bago tayo magtapos, ano pang masasabi mo sa ating nag-sponsor? Salamat mo kay Ate na munta na sa kayo pati. Hindi. Yes, and syempre palagaan nyo ha, basta i-value nyo yung mga tinutulong sa atin ha. So dahil dyan, dito na rin natin i-end yung ating episode. And since siya na, naging emotional lang. Nag-iyak ka ba? Nag-iyak ko nga yung lagay mo, nag-iyak ka lang. Ikaw nag-iyak ka? Ha? Paano ka nag-iyak? Nag-iyak ka kasi? Oh, nahawaan kita ng pag-iyak ko. Ikaw rin, nahawaan niya ito. Nag-iyak kasi itong una, nag-iyak dito. Ito, Wala. So dahil dyan, darin at magpapaalam na tayo pansamantala. Bye-bye na, I love you. Salamat. Thank you, Ate D and Ate Montana.